ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ang bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niyang napakaraming tao roon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi sa kanila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima pong tinapay at dalawang isda natin. Dalhin nyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuwang limang tinapay at dalawang isda. Tumingila siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat na nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pirapirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ng mga bilang ang mga Israelitang nagrereklamo kay Moises. At bakit sila nagrereklamo? Dahil namimiss nila yung nakaraan. Ito po siguro yung pagbabaliktanaw na hindi maganda. Yung pagbabaliktanaw po na alam natin, nakakatulong sa atin upang magpasalamat sa hinaharap. Pero may mga pagkakataon po sa ating buhay, yung pagbalik sa nakaraan ay nakakasama sa atin. Paano ko po nasabi yon? Tulad ng pagbabaliktanaw ng mga Israelita, ipinag-adya na sila ng Diyos sa masama. Dinala na sila doon, nandun sila, naglalakbay, papunta sa lupang pangako. Ipinag-adya sa kanilang mga kaaway, iniligtas sa mga nanguusig sa kanila. Pero ano yung naalala nila? Hindi yung kabutihan ng Diyos. Ano yung naalala nila? Yung magagandang nangyari sa Ehipto na parang sinasabi nila, okay lang kaming maging alipin doon. Okay lang api-apihin kami. Okay lang na wala kaming identity. Basta masarap yung pagkain namin. Hindi po ba tulad nung isang imahe, ewan ko po kung nakita nyo sa internet, merong imahe ng isang prisoner, no? Dalawa po yung kanyang inaabot, pero ang kanyang inabot ay yung pagkain, no? Kaysa doon sa susi upang siya'y makalaya. Kapag ko tayo ay nakatuon parati doon sa mga bagay na magsasatisfy lang ng ating mga gusto physically, hindi natin makikita yung bagay na makapagsasatisfy sa atin sa mga bagay na makadiyos. Kaya nga kung parati tayong busog, kapag karati nating, no, yung mga senses, yung sa physical tayo parati nagbibigay ng ating, yun yung ating pinupuno, hindi tayo marunong magtiis, magsakripisyo, hindi tayo marunong magbigay, hindi tayo marunong lumabas sa ating sarili, ang iisipin natin parati, kapag tayo nag-aayuno o gumagawa ng mabuti o kaya naman nagsasakripisyo, iniisip natin, no, ito'y parusa sa atin ng Panginoon. Ito'y isang bagay na ginagawa natin dahil ayaw rin nating parusahan. Pero kapag tinignan natin ang mga bagay na ito sa mata ng pananampalataya at bilang pag-aadya ng sa ating Diyos upang dalhin tayo sa kabutihan na tama, makikita natin yung mga paghihirap
ay parte upang tayo maging banal at mapalapit sa Diyos. Tingnan niyo po yung mga Israelita. Imbis na magpasalamat, anong ginawa nila? Dinidiin nila si Moises. Dinilaw niyo ba kami dito? Dinilaw mo kami dito upang magutom? Buti pa doon. Kahit naalipin kami. Tingnan niyo, hindi nila na-recognize. Ngayon pala, malaya ako. Ngayon pala, wala ako doon sa piling ng aking mga kaaway. Pero bakit hindi nila nakita ang mga bagay na iyon? Bakit? Dahil hindi sila marunong magpasalamat. Kaya nga naalala ko yung parating sinasabi sa akin ng isang paring kaibigan ko. Sabi niya, Mark, tandaan mo to ha. Ang taong hindi marunong magpasalamat, walang biyayang sasapat. Uulitin ko po. Ang taong hindi marunong magpasalamat, walang biyayang sasapat. Tingnan niyo po. Totoo, yung taong hindi grateful, kahit nasa kanya na lahat, no? Anong pakiramdam niya? Kulang pa din. Hindi pa rin sapat. Bakit? Eh kasi, yung biyayang natatanggap niya, anong inisip niya? I deserve this. Yung biyayang tinatanggap niya, karapatan ko to. Pinaghirapan ko to. Kaya, kahit na yung biyaya nasa harapan niya at maganda na yung nangyayari, hindi niya ma-recognize kasi they are not grateful. Yan yung problema ng mga Israelita sa unang pagbasa. Hindi sila marunong magpasalamat. Mabuti ang ginawa sa kanila ng Diyos. Ipinag-adya sila sa kanilang mga kaaway. Ginabayan sila sa pamamagitan ni Moises, na magitan si Moises para sa kanila. Pero sa uli, ang nakita pa rin nila yung hindi maganda. Kaya kahit gaano kaganda yung ginawa sa kanila, hindi nila ma-appreciate kasi they are not grateful. Kung gusto natin makita ang mga biyayang ito, mga minamahal kong kapatid, una, kailangan nating magpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Kasi yung mga bagay na tingin nating maliliit, na para sa atin we think we deserve, marami tayong mga kapatid na walang ganon. You are blessed. Ang bawat isa sa atin, tayong lahat, biniyayaan tayo ng Diyos. Kaya huwag ka nang tumingin sa iba. You just be thankful, no? Sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo. Tignan mo yung mga biyayang yan. Hindi bilang isang karapatan kung hindi pagmamahal sa iyo ng Diyos. At pag ganito yung pagtingin natin sa lahat ng bagay, no? Kahit na maliit o kahit unti yung biyaya at grasya, kapag tayo mapagkumbaba, kapag tayo marunong magpasalamat, no? Itong bagay na ito, na tingin ng iba ay maliit, makapagpapabanal sa atin at makapagdadala sa atin parati sa Diyos. So let us be grateful, my dear brothers and sisters. Pasalamatan ng mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos dahil itong mga biyayang ito ay parating magdadala sa atin sa Kanya. Amen.